Kinikilala bilang pambansang hayop ng Pilipinas ang kalabaw. Bukod sa katuwang ito ng ating mga magsasaka, ay napakaraming mga produkto pa ang makukuha mula sa kalabaw tulad na lamang ng gatas nito. Abay, nabalitaan po namin dyan po sa bayan ng Magdalena ay may isang uri daw ng keso na ginagawa o gawa mula sa gatas ng kalabaw na pinagkakitaan ngayon ng ating mga magsasaka roon. Yan ang ating pong aalamin ngayong araw. Magandang umaga, Laguna. Sa ngalan po ni Gien, ako po ay nagbabalik. Ako po si RJ. Naka-quarantine man tayo dahil sa pandemya, samahan niyo pa rin akong pagsaluhan ang magandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Oras po natin ay isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Magandang umaga po sa ating mga nakatutok ngayon sa ating programang dito sa Laguna. Season 32 na po tayo, no? Tayo po'y napapanood ng live every Mondays po 11 a.m. at syempre Lunes hanggang Sabado alas 10 naman po ng umaga sa Royal Cable TV Channel 6. Binabati po natin ang mga mahigit 7,000 followers and likers, kung meron man po sa ating Facebook page ng dito sa Laguna. At syempre, napapanood din po yung ating mga episodes sa ating official YouTube channel. I-search lang po ang dito sa Laguna. At i-follow nyo rin kami sa Instagram at Twitter. Tulad po ng aking nabanggit kanina ay papasyal po tayo. Tama po kayo, papasyal po tayo sa lugar ng Magdalena, Laguna. In-scout ko po yung amin pong mga nakaraang mga episodes dito po sa ating programa simula nung nagsimula kami, I think 2014, no? At kami naman po nung aming grupo, yung mga 2016, no? Nagsimula dito sa ating programa, ay wala pa ata kami ng feature, no? About sa bayan ng Magdalena. Hindi pa po kami nakakapunta doon. Pero ngayon pong araw na to ay bibisitahin po natin virtually at kakamustahin ang mga taga Magdalena. At nabalitaan kasi namin na meron nga daw bago sa ating pandinig na keso na ginagawa doon. At mamaya, maunawaan natin kung ano nga ba ito. Pero sa oras na to ay papasukin na po natin sa ating programa muna ang presidente po ng Magdalena Agriculture Cooperative, no? Mangingin muna tayo ng update regarding sa sitwasyon ng ating mga magsasaka dyan po sa bayan ng Magdalena. Kasama po natin sa ating programa si Sir Vic Solis, ang presidente po ng Magdalena Agriculture Cooperative. Ayan, magandang umaga sa inyo, Sir Vic. Kuya Vic. Sir, magandang umaga rin po sa inyo. Sir Vic, kamusta naman po dyan ngayon sa bayan ng Magdalena? Medyo dito po sa may, ako po nasa lungsod ng Kabuyaw, medyo maulan po nitong mga nakarang araw. Kamusta naman po dyan sa inyong ang panahon dyan po sa bayan ng Magdalena? Dito medyo nagpapalitan ng ulan tsaka init. Medyo sa gabi na ulan, kaya medyo maganda ang panahon pagdating ng umaga. Oh, okay po. Sige nga po, Sir Vic, kasi kami hindi pa nakakapunta dyan sa bayan ng Magdalena. Sa mga nanonood sa atin all around the world, no po, at maging sa buong bansa, saan ba located itong bayan ng Magdalena? At ano ba ang kumbaga mga tampok na produkto diyan sa inyong lugar? Dito sa bayan ng Magdalena, kami ay nasa medyo gitna na karatig bayan namin tulad ng Pagsangan, Liliw, Mayhay, nasa gitna kami ang bayan ng Magdalena. Ang bayan ng Magdalena ay kilala dito nga sa paggagatas tungkol sa gatasang kalabaw dito sa ating bayan. Ito ay halos nagsimula ng 2009. Nagsimula kami dito sa bayan ng Magdalena. Ang karamihan dito ay yung sinuuna pang mga magulang natin, yung mga tatay, lolo, ganon, na nagagatas dito sa bayan ng Magdalena. Ang gatas ng Magdalena ay ang kumukuha dati dito ay ang Santa Cruz. Ang Santa Cruz ang unang nakilala sa Quezon Puti Festival. Sa ngayon, bagamat tayo nagkaroon ng bagong programa, katuwag natin ang PCC
Philippine Carabao Center, Carabao Center sa Pilipinas Panyos. Nagkaroon ng project ang Philippine Carabao Center at saka ang LGU dito sa Bayan Magdalena at saka ang mga magagatas. Kaya nakabuo ngayon ng isang sistema para kung paano mapapaganda ang kalagayan ng magagatas dito sa Bayan Magdalena. Okay po. In terms of yung mga farmers natin, so syempre si yung Kalabaw kasi ano yan eh, bahagi na yan ng katuwang ng mga magsasaka. Pero ano po ba yung mga products, no, ay mga produce ng ating mga magsasaka diyan sa bayan ng Magdalena? Ano po yung mga tinatanim niyo po diyan? Bukod syempre sa ating tampok ngayon, yung ating po mga kalabaw. Dito halos ang kabuhayan sa bayan ng Magdalena magtanim ng mga mais, palay. Yan nga, isa nga, pangunahin ang gatas ng kalabaw na ating ngayon ipinopromote talaga ito, itong gatas ng kalabaw. Pero talaga sa atin dito sa Bayan Magdalena, halos ang agrikultura dito sa atin medyo hindi na nagiging maayos kasi buwa nga ng panahon yung tinatawag nating sistema sa agrikultura. Kita mo naman ang panahon ngayon eh, medyo pabago-bago. Kaya ang mga agrikultura dito sa Bayan Magdalena sa pamamagitan ng mga farmers ay medyo nahirap ng konti lalo pa't nagkaroon pa ng pandemya sa ngayon. Speaking of pandemya, nabanggit yun na kanina. Ay, sige po, si Sir Richard. Apo. Mga nanggugulay dito. So, mga pakbit gulay, saba, malaki na kami sa saba. So, pero yung mga nanggugulay, mga umuupang farmers, hindi tiga Magdalena. So, pero ang lupa, ang ano namin dito, yun ang mga na produce dito. Maraming gulay, may ano, ngayon season, rambutan, maglalabas nila ng konting lansones. Marami yung produkto. Kaya lang, mahirap nga kasi kahit sa gulayan, ano eh, yung ibang natitirang farmers dito, hit or miss yan eh, parang sugal. So, hindi constant, no? Hindi naman kayong palayan namin, hindi naman kami katulad ng pila, no? Yung pangkain lang dito. Okay. So basically talagang yung sitwasyon ng ating mga sasaka dyan, more on food on the table. Hindi talaga siya talaga more on pambenta, kumbaga. Walang commodity dito. Dati may copra pero wala na. Magdalena was formerly one of the richest towns in terms of copra. No, marami kami puno dati. Pero ngayon wala na yun. Marginal na lang yun. So, okay. Si Blake, kasi may kalabaw nga siya, pero meron din siyang mga nagpapalay din siya. So, ano pa ba, Blake? Banana, yung saba, yung saging, halos yun ang ating pinagkukunan ng alternative na kabuhayan dito sa Bayan ng Magdalena. Kasi ang Bayan ng Magdalena, ito ay halos ang pamilya dito, ang kabuuan ng Bayan ng Magdalena ay ang kalahati ng lupain dito sa Bayan ng Magdalena ay halos ang tawag nun ay asyenda. Kaya ang mga tao dito ay walang gasinong sariling mga lupa na pinagtataniman, kundi sila ay nangangailangan na magtatanim sila, uupa sila ng lupa para lang makapagtanim sa mga pangangailangan. Palibasat ang Bayan ng Magdalena ay halos asyenda nung araw, ay medyo na sa ngayon eh, nadidevelop na ng konti. Kaya nagkaroon ng konting programa ang ating gobyerno na maipamigay yung asyendang yan sa mga matulad naming maliliit na nangangailangan ng lupa. RJ! Okay po. Yes, Sir Richard. Matagdag ko lang, no, dahil nga na-mention kong
dating mga koprahan to, no? Coconut talaga ang base bago nag-collapse yung market. So ang lupa dito, land use, yung mga dating nasa koprahan na sinasabi ni Vic Nacindero, mga iba-ibang pamilya, karamihan ng nangaari ng lupa. Eh, so nag-collapse na yun, tapos nanganak na siyempre yung mga susunod na generation. Sistema na. Yung sistema ng lupa, hindi na ayos kasi nasa pa kanila pa yung pangalan, pero hindi naman na-transfer lahat sa mga farmers na nangangailangan ng lupa. Pero yun okay. Na nga, kaya ganun yung sitwasyon. So, yung mga farmers, although meron ng nabahig na bigyan ng sa agrarian reform, no, mga CARP beneficiaries, marami pa rin ang hindi nakakuha kasi yung mga lupain naman, hindi naman ganun kalalaki yung mga pag-aari ng mga ano eh, ng mga landlord nung araw. So, hindi na naka-CARP yun. So, ganun ang sitwasyon. So, meron kaming land problem din, no? In terms na the farmers who need it have no access to it, so they have to rent it. So, may mga tenants okay. na dormant na, pero ganun ang sitwasyon. Kasi nga, it was an old copra town. Ah, coconut talaga siya. Oh, Sir Richard, nakita ko din na ang bayan pala ng Magdalena ay dating ano din, no? Bahagi ito ng Mahayhay, no? Base sa kahayan. Bago siya naging naamor na magkaroon din ng isang bayan. Sa mga nakatutok po sa ating pong programa ngayon, no? Siyempre sa ating Facebook Live at napapanood for sure ng ating mga Royal Cable TV 6 subscribers, ang kasama po natin ay si Sir Vic Solis, ang presidente po ng Magdalena Agriculture Cooperative, at si Sir Richard Abosora, ang owner po ng Happy Carabao dyan po sa lugar ng Magdalena. Nababanggit po yung sitwasyon, no? Kumbaga, ito yung mga backstory regarding po sa kalagayan ng ating mga magsasaka. Nabanggit ni Sir Vic kanina yung regarding sa sitwasyon natin, no? Pandemic. Paano kayo naapektuhan bilang mga magsasaka dyan sa bayan ng Magdalena? May special concern ba kayo or naging effect itong nararanasan nating pandemya? Talagang malaking naging problema na itong pagtama ng pandemya sa atin. Halos hindi lang naman dito sa Laguna, kundi sa buong bansa talaga, sa buong mundo. Kaya yung hirap na aming dinanas bilang isang agrikultura dito sa bayan ng Magdalena, malaking kabawasan sa kinikita ng ating mga farmers dito sa atin. Katulad namin, bilang kami nasa agrikultura ng gatasan dito sa bayan ng Magdalena, ay malaking epekto kasi nabawasan yung aming yung supply, yung pagluluwas ng aming mga produkto. Ito nga, kasama ko nga si Richard, yung aming partnership sa pagsusupply. Kasi inaalagaan nga namin din si Richard bilang aming kaibigan, kliyente, o matatawag na board member na kaagapay namin sa hanap buhay. Kasi itong pagkagatas namin, halos ito ay nagsimula noong 2009. Okay. Ito ay itinayo namin kasama ang LGU dito at saka PCC. Kaya ito na sa ngayon ang naging hanap buhay namin. Itong pagtama kasi ng pandemya, malaking kawalan din sa amin kasi nagkakaroon ng hadlang yung aming simulain, yung aming pagagatas, pag ano ng production, kaya masasabi talaga naming hirap ang aming situation dito. Kuya Vic, ito meron tayong pinapakita sa screen. No? Ito po ba ay mga miyembro ng kooperatiba na itinayo po ninyo, ng inyong samahan, yung Magdalena Agriculture Cooperative? Itong nasa screen, kulang pa yung aming mga miyembro. Hindi pa ito yung pinakang mga datihan namin mga miyembro na talagang mga official namin, mga board, mga
Ito ay mga bagong miyembro. Okay po. Sa screen dito. Tulad nito mga babae, ito ay mga bago lang namin mga miyembro ito. Okay. Pero ito, itong mga lalaki, ito ay talagang datihan na namin mga miyembro. Sige, Sir Vic, siguro i-share niyo po, Kuya Vic, no? I-share niyo sa ating mga manonood itong inyong organisasyon, inyong kooperatiba, yung Magdalena Agriculture Cooperative. Pwede niyo po bang briefly ikwento sa atin, no? Paano ba ito nabuo? Ano bang, kumbaga, storya nito, no? Bakit nag-create kayo ng isang cooperative dyan po sa lugar ng Magdalena, yung mga magsasaka? Bakit po kayo nag-come up ng ito, yung MAGCO, Magdalena Agriculture Cooperative? Totally kami noong 2009 hindi pa MAGCO ang aming samahan. Ito ay yung tinatawag naming Badra nung araw. Yun yung aming dating samahan 2009. Okay. Ngayon nagkaroon kami ng problema doon sa sistema nung aming samahan. Kaya nung mangyayari nga ito, sinabihan kami ng aming MAU dito sa bahay ng Magdalena na magbuo ng bago. Nagtayo kami ng bagong samahan. Ito nga nabuo yung Magdalena Agriculture Cooperative o yung tinatawag nating MAGCO. At 2016-2017, nung aming simulan itong samahang ito, itong Magdalena Agriculture Cooperative, ito yung MAGCO. Opo. Nagsimula kami, nagpatatag, gaya nga ng sinasabi natin na maging matatag tayo doon sa sistema ng gatasan dito sa bahay ng Magdalena. Tatuwang namin dito ang LGU dati. Mm-hmm. Medyo nagkaroon lang talaga ng samahan ng loob. Hindi ko na maano yung ano. Kaya ang ginawa namin, hindi kami kumalas. Hindi kumalas ang MAGCO sa PCC, yung Philippine Carabao Center. Okay po. Dahil kami ay may mga kontrata na pinirmahan tungkol sa mga gatasang hayop, ng mga bumalo na nasa aming puder. Okay po. Yan ay aming talagang inaalagaan dahil yan may mga kontrata na hindi mo kailangan basta pabayaan. Kaya yan yung aming pinanghahawakan sa ngayon. Yan yung okay aming lakas loob ngayon na kailangan naming ipatupad dito sa bahay ng Magdalena. Okay po. Ang MAGCO mismo, yung nakita mong picture, ano na yan, pandemic na yan. So hindi namin mabuo yung buong membership ng MAGCO. Siyempre kasi pandemic, hindi rin naman yung papayagan ng maraming tao. So pero ang salistahan namin, mga 25 ang talagang kabuuang membership namin. Okay po. At hopefully, no, sabi ko nga, mas maganda kapag medyo okay na ang panahon ay bibisitahin namin ang mga farmers natin dyan sa Magdalena. Kasama sila Kuya Vic at si Kuya Richard. Ang oras po natin is 18 minutes po makalipas ng alas 11 ng hapon. Bago tayo siguro mag-pause for a commercial break, pagpatuloy po natin yung ating kwentuhan kasama si Kuya Richard Cabosora and syempre si Sir Kuya Vic Solis, ay binabati muna natin yung ilan sa mga nakatutok sa atin sa programa. Kabilang na dito si Minette Kiatson Avanzado, si Sarben Pinili, si Sima La Vega, at si Vergel Vivar ay nanonood po sa atin pong programa ngayon po dito sa ating dito sa Laguna. Sa ating pong pagbalik ay alamin natin naman yung magandang kwento at karanasan. Narinig yun na siguro siya kanina si Sir Richard Cabosora tungkol sa Happy Carabao. Yan ang isang pagbalik ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna.
Ngayong taon, ang kabataan ay nasa 68% ng 4 na milyong inaasahang karagdagang magparehistro. Bilang paghikayat na magparehistro, bukas ang COMELEC kahit Sabado hanggang 30 ng Setyembre 2021. Bakit importanteng magparehistro? Una, karapatan mo at responsibilidad mo ito bilang Pilipino. Pangalawa, may kapangyarihan kang ihalal ang mga nararapat na pinuno. At pangatlo, nasa kamay mo ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ano pang hinihintay mo? Tara na at magparehistro dahil may nalagwa ang kabataan! At nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Kayo po'y nakatutok sa ating programa. Live na live po tayo ang Lunes kasi no, alas 11 hanggang alas 12 na tanghali. Alam ko yung iba ay nagsasaing na po. Ano po bang ulam yun nyo? Ngayon pong mga oras na to at medyo dito po sa lugar namin sa lungsod ng Kabuyaw ay hindi malaman kung uulan o aaraw, no? Ano kayong masarap na ulam sa tanghalian? Pwede kayong mag-comment sa comment section ng ating FB Live. Ngayon ay pinag-uusapan at kasama natin ang mga farmers po dito po sa lugar naman ng Magdalena. Sa sobra pong pagmamadali ko kayo sa pag-break, na bang ito po ay alas 11 ng hapon o gabi, no? Umaga pa lang po ngayon. But anyway, ngayon pong oras na to ay narinig yun na siguro yung tinig niya kanina kasama ni Kuya Vic Solis. Ito naman po ay pag-usapan natin kasi na-research natin to at na-feature na to sa iba't ibang mga news outlets, no? Yung kanilang keso. At hayaan ko na lang sigurong yung ating pong panauhin ang magsalita kasi hindi ko alam kung paano siya i-pronounce, no? Baka magkamali tayo dun sa kanilang produkto. Pero kasama po natin ngayon sa ating pong programa, live na live mula po sa bayan ng Magdalena, ang owner o proprietor po ng Happy Carabao at katuwang po ng ating mga magsasaka dyan sa bayan ng Magdalena. Kasama po natin si Richard Pronove Cabosora. Kuya Richard, Sir Richard, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat sa inyo. Explain ko lang, no? Actually, ang Happy Carabao, hindi naman may tatayo yan kung hindi ko kabalikat ang mga farmers. Sa simula't simula pa, hindi ako negosyante na naghanap ng negosyo sa Carabao. Natayo yan lang kasi may pangangailangan ang mga nanggagatas ng Magdalena. Sa totoo lang, linapitan ako, bago pa magkamag ko, meron ng samahan yan na malaki-laki at ang production level mataas. Tulad nga nung kwento ko, nung 2014, biglang ang Carabao kasi pagkagatas eh, pag nanganak ang mga Carabao, biglang tataas ang product, ang volume ng gatas. So nung panahon na yun, second time na lahat ang talagang dadami yung gatas, wala naman kaming, at that time, wala naman pagbabagsakan pagpalagay natin. Dati nasa 200-300 liters per week. Eh, biglang magiging 700 liters. Okay? So anong gagawin mo dun sa 400 liters? Eh dadating na yan sa isang linggo. Okay? Mm-hmm. At wala pang babagsakan. So kinausap ako ng LGU, ng aming Municipal Agriculture Office, kung pwede ko siyang matulungan. Kasi dati, nagbebenta ako ng organic sweet corn. And napansin ako na nakabenta ako ng sweet corn sa isang supermarket sa Quezon City. At inakala nilang kaya ko mag-market. So, sa totoo lang, wala naman akong experience sa gatas. Pati alam mo, kumbaga, isang linggo na lang, magagatas nila ng 700 liters. Ang kakayaan lang nila ay 100 liters ang ibenta. Sa akin naman eh, so ninapitan ako, binigyan ako ng kumbaga miraculous ang kailangan mangyari kasi you cannot dispose of 700 liters per week on a regular basis. So tinanggap ko yung challenge, kumbaga sabi ko lang talaga, bahala na. Maghahanap ako ng paraan para hindi masiraan kasi kung hindi mo mabenta yung masisira eh. Hindi ko napasukan ko lang to dahil may pangangailangan ang mga farmers. At inisip nung agriculture office na
marunong ko magbenta. Sa totoo lang. Di ba? Pati gatas. So anyway, that's how I started. So Happy Carabao is just a brand. Really. Ako lang ang mag-isa doon. And I've been involved even before, and noong 2014. So ano na, lampas isang sa pitong taon na. And over that time, marami rin nagnyari sa samahan. So ako, naging parte. Dati hindi naman ako nung board member ng samahan. Pero ngayon tinayo na namin yung mag ko, naging board member ako. Kasi kailangan talaga merong isang negosyante sa isang organisasyon. Ako yun. Kasi hindi naman ako marunong mag-farm. Hindi naman ako marunong mag-alaga ng kalabaw. So ang role ko talaga, maghanap ng market. And we have been lucky in that regard. No? Kasi kahit na tiga Magdalena ang pamilya namin, lumaki naman ako sa Quezon City. So marami akong contact. Okay. Talaga mag-ano. So, yung bumalik ako kasi dito in 2011, I came from the United States. Balikbayan ako. So 30 years ako doon. Pero yung ancestral family namin, talagang tiga dito. So yung mga nandito yung nanay ko, umuwi ako, naghanap ako ano bang gagawin ko. Kasi pa-retired na ako noon. Sabi ko semi-retirement. So yun na nga, naimbita ako ng LGU. Nakilala ko sila Dick, yung mga farmers. Lahat na pinagdaanan namin. Alam mo naman, mga samahan, nagbe-break up, kung ano-ano ba. So, yung pinagdaanan namin ng farmers, ni Vic, pati yung grupo namin, matagal na. Ibig sabihin, sa hirap at sa ginhawa. So, yun ang aming bond, no? So, I don't want to separate this as if ang Happy Carabao hiwalay sa mag ko. Ang katotohanan, walang mag ko. Walang Happy Carabao kung walang mag ko. O, hindi lang yun. Walang Happy Carabao kung walang farmers. And tama. This is important, ha? Kasi yung keso, mamaya ako na pag-uusapan yung keso. Mamaya natin ano yan. Kasi in any dairy business, especially Carabao, the Carabao Dairy, ano, hindi ka pwedeng mag-isa. Kailangan talaga bayanihan. Okay? Isipin mo, ako lang ang nangangalakal. Pero isipin mo, ang mga kalabaw, importante siyempre. Ang mga farmers, importante. Yung mga technician, AI, yung anti-artificial insemination, yung mga nagpo-process ng gatas, okay? Yung mga nagda-drive, yung mga nangongolekta, ang mga nagtatrabaho sa ano sa LGU, mga technicians. It takes a community. Okay? It takes a community to sustain a dairy business. So it can kumbaga, Sir Richard, ano to, parang in a way hindi lang talaga hindi lang siya business as in business per se, yes. But it's actually more of a social enterprise wherein in-involve natin yung community kasama yung mga magsasaka, yung mga entrepreneurs, even the local government, no, para makapag-produce ng mga ganitong klaseng produkto to help them, siyempre ating mga farmers, tama po ba? Yes, yes. That is really how it evolved. Sa simula ay never, you know, walang enterprise, social enterprise. Kasi ang ganda ng word, pero ano ba yun? Di ba? Ito talaga, it was born organically out of a need. Di ba? Hindi siya concept, tapos gagawin mo. So kami hindi. Talagang nangyari to. Tapos, kwento ko na yung Magdalumi. Okay? Para may konteksto yung Magdalumi. Kasi ang farmer, ang isa sa pinakamabili naming produkto, yung keso puti. Okay? O standard yan, di ba? Sa atin, yung keso puti. Pero ang nangyari kasi, yung keso puti ng Santa Cruz, di ba, may style sila. Nakabalot pa. Minsan, mas marami pa yung balot kaysa dun sa laman. Di ba? Ganun pa nangyayari. So, wala na kasi ang Santa Cruz hindi na siya rural eh. It's an urban city. Okay? So yung mga surrounding towns, hindi na rin sila nagpo-produce ng gatas. But Magdalena has always been producing the milk made into queso. More so now. So ilan na lang ang natitirang nagkekeso sa ano? Lahat ng gatas nila sa amin pupunta yan. Wala na silang nakukuha sa Lumban. Kupakonti-konti na lang, pero the bulk is from us.
So now, Magdalena talaga. Really, from my point of view, as the trader, the marketing guy, the problem is, like, alam mo, keso, nagawa yan sa buong mundo. Kasi nga, sayang naman kung mabubulak lang ang gatas. Kailangan may produkto ka para yung gatas mo eh may maging pagkain pa para tumagal, di ba? Ganun talaga yung keso na ano yan, ganun nag-evolve. So kami, malakas yung keso namin. Masarap yung keso namin, hindi na siya traditional, upgraded na siya. Na ano nga yung mga ibang chef pag natitikman nila, wow, this is like French fromage blanc, white cheese na naihahalo ang for example, mga berries, fruits, ihahalo mo yun, hindi lang sa pandesal, ihahalo mo mismo sa kesong puti. Kasi yung amin, creamy. Kasi iniisip natin, pag kesong puti, sa pandesal lang. Sa amin, hindi. Oh. Okay. So, marami sa, kahit kainin mo, kasi malinam na, masustansya, creamy siya. So, yun yung kesong puti namin. Pero, it doesn't necessarily bring in the bigger income. Okay? Mm. Kasi actually, ang kesong puti, technically, hindi pa siya keso eh. It's just curd. Okay? Alam mo yung curd, diba? Ice, gatas, magiging curd. Para maging tunay na keso siya, ipoprocess pa yan. Either you age it, you cook it, you store it, diba? Sa amin, sa buong Pilipinas, hanggang kesong puti lang tayo na hindi pa nga keso, curd lang siya. Okay? Technically, ha, so you understand that. So all this kesong puti, kinakain natin, hindi pa siya keso, curd lang siya. Yung next step, hindi na natin na ano, na hahabol. So anyway, itong magdalumi came from really a style of cooking called halloumi. That is traditionally from Cyprus. Halloumi style cheese from Cyprus, no? Eastern Mediterranean, the Turkey also has it. Okay. It's a certain style of making the cheese. And the feature of this cheese is it's better fried, okay? It's better fried or grilled than eating it as it is. Okay? So yung proseso ng paggawa ng halloumi sa Eastern Mediterranean ay kinaya namin. Ang gamit kasi nila doon ay sheep or goat's milk. Kasi yun ang pinakamaraming. Wala naman silang kalabaw doon. Meron silang baka, pero ang karamihan talaga is sheep and goat. Parang katulad sa dati sa Israel, di ba? Sa Palestine. Mga sheep naman ang mga ano diyan eh, yung mga shepherd sheep talaga, tupa, di ba? Ganun ba ang ano kultura nila? So my friend who had traveled around that area, na-base siya sa Dubai. So na-travel niya yan. Naka-discover nga siya nito. Na-discover niya yung halloumi cheese. Siya ang nag-suggest sa akin, bakit hindi mo gawin yung halloumi style at gayahin namin, pero gumamit ka ng karabaw. So, that's what I took his suggestion and I played around with it and experimented, you know, over 2 years. Matagal-tagal din pala, no? In-experiment ko yan, finormulate yung recipe, inaral ko kung paano gagawin. Kasi hindi lang naman ganyan-ganyan yan, pag-aaralan mo. So nag-evolve na yan sa aking own formulation. So it's really my creation. Which I now said, okay, kasi kailangan ng gatas and really, it's part of the capacity also of the co-op to make money out of it, di ba? So, pinatol manufacture ko. So, sila nagmamanufacture. Pero ako nag-introduce ng technology at nung training ng mga processors. So, ganoon ang arrangement, tol. And of course, they get a special price to resell it. And ideally, okay, once the pandemic is rises at mag full service na dyan sa UP Los Baños, sa Melcacrem, may ipipenta na yan sa milk cream. Uy, talaga ba? Talaga ba? Malapit lang kami doon. Makakatikim pala kami na, ha? Exactly. So eventually, pag binenta na yan, ang mag ko ang magbebenta sa milk cream.
So any of the profits really go to them. Okay, so mga farmers na. Kumbaga, Magco has a flagship product aside from the Quezong Puti. So okay. Pagkikitaan na yan, yung mga profits dyan is gonna be going to Magco. Mayroon pang isang dairy box concept ng Philippine Carabao Center na magtatayo din. Hindi pa lang namin alam kung saan. Pero alam namin, ito, babagsak yan sa Milka Cream. Ayan. Guro, ano, Sir Richard, naku, yung mga kasamahan natin dito sa malapit-lapit sa Milka Cream, yan, sa Los Baños. Lagi kasi pinupuntahan yung Milka Cream, gawa nga ng, yun, syempre, yung, ano nila, yung sa kape, ano, Kara Kape, yan, tapos may, syempre, yung Carabao Choco. So ngayon, aside from the Quezong Puti din, ngayon, meron na rin yung halloumi. Magdalumi. Ayan, magdalumi. Yes. Para Magdalena at halloumi. Yes, exactly. Yan. Siguro, paano para ma-explain, mahirap kasing gawin ito, no? Pero pwede bang i-describe ninyo? Kasi kami hindi familiar. Ano bang texture nito? Ano ba? Para ba? Kasi sa picture, para siyang karne. So, ano po ba ang, ano ba? Paano ba natin i-describe sa ating mga kababayan? Ano ba itong magdalumi o halloumi? Parang yan, okay. Kasi talaga ang halloumi style cheese na tinatawag na namin Magdalena, kasi tayo lang naman ang gawagawa ng halloumi style cheese na may Carabao milk na siyempre na invento sa Magdalena at ginagawa ng Magdalena farmers. That's why I'm calling it Magdalumi, and that's why it's going to be branded as Magdalumi. In fact, we're working with the DTI to make that so, no? Meron ng geographical identification, yung tinatawag na PDO, okay? Protected Designated Origin, part of origin. Sa EU, ginagawa yan eh. So, ganun ganun gagawin din namin. So, Magdalumi is an innovation, di ba? Pero, ang style niya, halloumi. So, ang itsura niya, para siyang feta cheese, if you're familiar with feta cheese. Ang feta kasi gawa sa goat milk eh. Ito kasi, ang feta, yung bloke-bloke. Ang gawa. Mm-hmm. Sa amin, ang gawa namin, dyan na mismo sa, ang panghulma namin, dyan na straight sa container niya, sa microwavable container. That's okay, why it's shaped that way. But the texture is the result of the process. Hindi pa namin siya, kumbaga kasi, it's artisanal, handcrafted lang yan eh. Na level eh. Wala naman kami mga machines. Lahat yan handcrafted. So, kinuhulma namin. So, ang texture niya, hindi pa siya siksik na pwede. Okay? At fine na fine. Kita mo yung ano, no, yung pinakita mo picture. Pag makita mo, medyo rough in texture. Pero buo siya. Okay? Buo yeah. siya. Napakita na po natin sa screen. Yan po, no? Yeah, yan, ito. Luto na to. Luto. This is seared. In a this is seared in a frying pan, yung mabigat yung skillet, so high heat, tapos merong olive oil lata yung gamit ko, basta langis o ano ba, minola yata ang ginamit ko diyan, di ko alam. High heat, tapos iaan mo lang 3 minutes 2 minutes hanggang maging ganyan ka brown. So yung labas crispy, pero yung loob palambot yan, keso yan eh. Okay. Ah, gutom naman to, itong episode na to. Tapos, ang ginawa ko, gumawa ko ng honey calamansi dressing. Ano yan ha? Lahat yan locally made. Yung honey namin sa Laguna, yung ginamit ko, calamansi. Inalo ko lang yan. So this is a truly local Laguna product. Wow. Walang imported dyan. Lahat yan gawang Laguna. Lahat yan honey, di ba? Honey. Yang kaslamansi, siyempre. O yung keso. So it's truly local. And we'll be from... Richard, may interrupt ko lang kayo, no? Of course, this is a new product. And sa mga katulad ko, hindi ako talaga ganito ka-familiar dito sa Magdalumi o yung halloumi cheese, no? Sa karamihan. Ang tanong ko lang siguro, of course, katuwang nyo ang mga magsasaka at ang more of the benefits ito ay para sa mga magsasaka talaga. Ang tanong ko lang, do we have a market for this? No, para sa ating mga magsasaka. Meron bang market base para sa Magdalumi? What will happen, okay?
the since ang nagma-manufacture ngayon is the co-op, okay? So I still also make a money, my make money out of it. Kasi I own the product but they manufacture and they sell their own part. But mm-hmm. I also sell to the bigger market. Okay? And right now, there's a group in Facebook. Maliit pa lang ang ano ko, client base ko. Less than 200 pa nga eh. Pero maraming repeat customers. And I sell through the... Essentially, you're going to be part of the Magdalumi, tingnan mo, Magdalumi Facebook group page. So that's okay. Where really you get the ideas of how to use it, di ba? In what... Mm-hmm. This dish, kung salad, kung shawarma. Kasi nga, halloumi style cheese has been always a meat alternative. You know, okay. Cheese mm-hmm. is a poor man's, noon araw, cheese is a poor man's meat. Kaya yung ano yan eh, talagang, kumbaga talaga siyang keso na pangkain, no? So anyway, we do market it. There is a market. Maano yan? Ilang buwan pa lang eh, yun na. Yung mga doktor sa Lucena, gusto na mag-resell, gusto nang kumuha sa akin. Meron mga clients dito sa siyempre sa Los Baños, sa Calamba, hanggang Binyan, hanggang Silang, Cavite, hanggang Alaminos. And aside from that, Metro Manila. Malaki okay. Ang ano dyan. And the Metro Manila market, you know, ang retail price niyan, 375 per 220 grams, 250 grams. So, it's not cheap, but it's also not that expensive. Rent price lang, maganda yung price point niya. So, ang okay. Ano ko lang nga, to get this, it's all online. Kasi na-develop to eh, na-fully developed to yung pandemya eh. So, I really designed it para talagang maibenta online. And of course, the Facebook is there. I build a community of users, di ba? Kaya doon ko ini-inform. Maganda yung sineshare ngayon no sa ating mga nanonood na gusto rin halimbawa mag-start up business no. Nakita natin na ito palang product na to ay produkto sa panahon ng pandemya. Kumbaga, yes. Syempre, pag pandemic, di ba, crisis ang pinag-uusapan, but there are also opportunities. Basta medyo kailangan maging creative lang at yun nga, katulad nito may mga natutulungan. Ipo-post ko lang itong ating kwentuhan na Sir Richard na we need the really for a commercial break para sa ilang paalala na atin pong programa. Ang oras po natin ay 42 minuto makalipas ng alas 11 ng umaga, magbabalik pa po ang dito sa Laguna. Ngayong unti-unti nang papalapit ang araw ng pagboto sa halalan 2022, naisip mo na rin ba ang mga bagay na dapat mong ihanda sa pagboto? Kung hindi pa, abay huwag mag-alala dahil narito na ang ating mga paalala, mga bagay na hindi dapat makalimutan sa darating na araw ng halalan. May limang bagay lamang tayong aalalahanin sa pagboto. Una, alalahanin ang mga kinakailangang kagamitan sa pagboto. Pangalawa, alalahanin kung sino ang iyong iboboto. Pangatlo, alamin kung kailan boboto. Pang-apat, alamin kung saan boboto. At panglima, maging pamilyar sa proseso ng pagboto. Sa paraang ito, ikay magiging handa sa pagboto sa darating na halalan 2022. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na website. Ating linangin ang kaalaman sa pagboto upang maging handa sa darating na halalan. Ngayon, halina't bumoto! At nagbabalik po ang ating programang dito sa Laguna. Again, napapanood po tayo ngayon live, no? Every Monday po yan, 11 a.m. sa Facebook page ng Dito sa Laguna. At of course, mapapanood nyo po yung mga nakaraang episodes, even yung nakaraang season ng Dito sa Laguna sa ating YouTube channel, no po. And of course, Mondays to Saturdays, yan, 10 a.m. naman po, abangan nyo po kami sa Royal Cable TV.
Channel 6. So binabati rin po natin ang mga nakatutok po sa ating programa, katulad ni si Carrie Nasayaw, ayan, si Gab, hello Gab, Sarangaya. And yung iba po pong nagsisimula La Vega ay nakatutok po, Vergel Vivar ay nanonood din po sa ating programa. Inaanyahan po namin kayo na i-follow po at mag-subscribe po sa ating Facebook page na po dito sa Laguna. Mahigit 7,000 na po tayo, kasabay ng 7 taon na rin po ang ating pong programa. Kasama po natin si Kuya Vic Solis, ang presidente po ng Magdalena Agriculture Cooperative, at syempre si Sir Richard Cavasora, nakasamahan din po, board member din po ng MAGCO, ng kanilang organization, at syempre ang owner or proprietor po ng Happy Carabao. Pinag-uusapan po natin ang napakagandang business opportunity na nabuksan sa gitna ng pandemya na nalayon din po makatulong sa ating magsasaka. Ito nga po yung Magdalumi. Ganda pakinggan eh, no? Eh, sabi ko nga, ready na po yung sinain ko, ulam na lang ang kulang. Eh, baka gusto nyo po umorder mamaya. Alamin natin mamaya paano ba tayo makakatikim ng Magdalumi ng bayan ng Magdalena. Ngayon siguro po, si Kuya Vic, may tatanong lang ako, no? Of course, nakwento na ni Sir Richard yung backstory ng Happy Carabao, ng Magdalumi, ng inyong partnership. Can you share po siguro sa ating mga manonood in, siguro kung may mga stories kayong nabaon, na paano exactly nakatulong itong partnership with Kuya Richard, no? Inyong partnership kasama ang magsasaka. Paano ito nakatulong sa inyong kooperatiba? Baka meron po kayong specific na kwento ukol dito sa inyong partnership. Itong pagiging membro ni Richard sa amin at taga-produce ng aming gatas, eh malaking bahagi talaga na siya ay nakilala namin. Malaking tulong ito sa magagatas dito sa bayan ng Magdalena, dahil siya yung nagpo-produce ng gatas. Baliktad. Kami yung ng gatas, tapos siya naman yung aming ano. Kaya ang bahagi ng pagtulong ni Richard sa aming samahan, amin talagang kinagagalak talaga. Bagamat kami, talagang masasabi namin kami na gatas lamang, hindi namin talaga alam kung saan pa namin dadalhin ang aming gatas noon. Halos sa takos pa nga lang. Kaya nung makilala namin si Richard, tuwan-tuwa kami dahil meron na kami taga-market ng aming gatas dito sa bayan ng Magdalena, mga Karatig, then sa Manila. Kaya naman laki tulong talaga ang nangyari sa amin. Kami, bilang kami magagatas dito sa bayan ng Magdalena, halos sa aming samahan, marami kaming gumagatas dito, halos sa aming 25 na mga miyembro, halos kalahati dito ay nagatas. Nga lang talaga, ang pagagatas, kailangan talaga sakripisyo, kailangan talaga ng dedikasyon talaga sa pag-aalaga. Hindi ka talaga basta-basta makakapag-ano ng hayop kung wala ka talagang pagbibigay ng importansya. Bagamat nangyari na sa amin lahat na nangyari, ang pagpasok ni Richard sa amin ay isang bahagi na talagang naging masaya sa amin sa mga production namin, nakakagawa kami ng aming mga product. Nandiyan, may mga product pa kami dyan, na keso, yung Magdalumi, Choco, saka ano pa, Richard, yung yogurt. Pero pa kami dyan yung sa Richard, yung pastillas, milk gel. Bahagi yan ng aming mga product dito sa bayan ng Magdalena na naipuano namin sa gatas ng Kalabaw. Arjel, magdadagdag lang ako na importante, no? Yung mga members ng MAGCO, meron din kami mga hindi member ng MAGCO. Madami din yan. Partnership. Partners na independent na may-ari ng Kalabaw.
tuturuan namin kung paano ang tamang paggagatas. So, marami din kami kumukuha ng gatas. Doon sa mga independent na ang dumidiretso yan sa co-op. Co-op. Okay. So, yes. Yung mga ganyan, co-op talaga ang may, ano yan, big sinabit yan. Yung sinasabi ni Richard na yung pinatawag kong partnership namin na paggagatas na hindi namin mga miyembro, pero inadapt namin para kami makatulong sa kanila at binibili namin yung gatas nila para kami makatulong sa kanila yung at maparami yung aming production. Kaya naman eh amin pang pinupursige na ito ay mapalakas. Si Richard ay amin laging kinakausap, kamusta na yung production, kamusta na yung kanyang pagbebenta sa labas para maisiguro namin yung aming market at hindi kami maiwan at kami tuloy-tuloy yung aming hanap buhay. Yun ang Sir Vic, Sir Vic, may interrupt ko lang, no? Nabanggit kasi kanina ni Sir Richard yung concern regarding yung technology and all, no? Saan pumapasok nga dito yung Philippine Carabao Center? Meron bang mga move-in in terms? Kasi si Sir Richard, nakita ko meron siyang meeting with DTI, no? Nakaraan, nakita ko yung post niya na meron palang meeting with DTI Laguna. Pero in terms of technology, processing, equipment, saan pumapasok dito ang PCC? Meron po bang ganung partnership din? Or ito ba ay sa municipal na ba? Or agriculture office? To ano, kumbaga scale up or scale out natin yung ating production. May ganun na po bang mga move? Either si Sir Vic o si Sir Richard po ang sumagot on this po. Ang Philippine Carabao Center, bagamat ito talaga yung may angkop dun sa programa na ibinaba sa LGU para magtulong-tulong. Ang Philippine Carabao Center naman ay talagang tumutulong, napakalaking bahagi ng Philippine Carabao Center ang ibinibigay sa mga katulad namin na tulungan kung paano makakapag-market, magtayo ng isang tulad noon, yung processing. Mm-hmm. Sa ngayon nga, kami nakikipag communicate sa kanila kung paano kami matutulungan, paano kami magkaroon talaga ng sariling processing. Kasama pa nga namin ang provincial sa dito sa Laguna. Humihingi rin kami ng tulong para kami ay tulungan iangat ang magagatas dito sa buong Calabarzo o no, dito sa Laguna. Para hindi lang kami ang kailangan matulungan. Pangunahin nga lang sa ngayon, kami, yan ang aming ipinupus sa kanila at sila naman ay nakahanda at nagkaroon nga lang talaga ng ECQ sa atin. Kaya yung aming mga meeting, yung aming mga transaksyon sa kanila, medyo hindi lang natuloy na stop muna ng konti dahil sa ECQ sa nangyari nga ito sa atin sa ngayon. Pero siguro pagkatapos nito at medyo MECQ na tayo, dire-diretso na at pumapasok na siguro yung aming transaction muli sa kanila. RJ, makadagdag lang, ano? Makadagdag lang na. Ang Philip, sa totoo lang, kung wala, para sa akin, kung walang mga farmers, wala din ako. Pero sa totoo din, kung wala ang PCC, okay, ang mga especially yan dyan sa UP Los Baños, kung wala din sila, sila Doc Arnel, dating ano, sina Anreile, mga Marreile, Montes, kaya mga UPLB based, no? Kung wala din sila, wala rin kami. Kasi itang kami nagsimula. Kahit pati yung patuloy na ugnayan, suporta, they're part of what we call the dairy, Carabao Dairy ecosystem. Another agency also that's been critical has been the Department of Science and Technology. Diba? Marami dyan. Picard. Yung Picard din. Nag-grant ng mga equipment. DOST. Yung isang mga clear agency. So, actually, this is a project that
even group, okay, in the previous administration, ilang taon na to eh, even in the GMA, pinagpatuloy to. Ito ang mga isang sa mga not so known but successful government programs. Okay. Because of the PCC, and iba na yung may engagement ka sa may mga alam eh. Yun ang talagang importanteng malaman ng tao ang role ng isang ahensya ng gobyerno. Kung talagang magaling sila, makakatulong sila. Yun ang example dito sa mga smallholder farmers. Siguro bago natin Sir Richard, no? Bago kayo bigyan ng last message siguro dahil kapos na tayo sa oras. Si Kuya Vic, malapit ko na kayong matawag na Bossing Vic eh. Para kayong sa TV eh. No po. Nabanggit nyo may mga products ang mug ko, no, aside from the Magdalumi. Eh paano po ba? Like for example, ako ay taga Kabuya or taga First District, Second District or sa ibang lugar. How can we, halimbawa gusto namin umorder or gusto namin maging reseller ng mga produkto ng mga farmers dyan sa Magdalena? Ano po ba yung means para ma-communicate or makipag-ugnayan sa inyo? Mabilis lang, ito ay sa ngayon eh, talagang ginagawa na namin talaga ng paraan para meron man na interesado sa amin na kumuha ng byproduct. Si Richard, nandito meron naman kaming Facebook na pinagagawa namin kay Richard para ang mag ko may puntahan, oh, kaya transaction sa kanya. Yung aming kasi meron pa kami mga inaayos na mga sistema dito sa amin para kung ganyan may mga kliyente kami gustong mga order dire-diretso. Siguro masasabi ko lang, nandito si Richard, pwede magtanong kay Richard anytime na may umorder. Si Richard nandito lang, pwedeng matanong. Maghintay-hintay lang ng konti. Siguro, yung inaayos pa namin, yung meron pa kami isang sistema na naayos kasi yung aming secretary talaga, busy pa sa ngayon at may inabiyan pa kami mga papel talaga na pwedeng ani sa ma'am. So RJ, for now, dealing straight with the organization, medyo hindi pa kasi talagang farmers yung ang focus is on the production of the beer. Pero isa sa mga outlets talaga na balak talaga itina-target namin eh yung milk cream. Okay? Tapos magkakalabas pa ng dairy box in other part. So really it's through those kumbaga conduits na mamamaximize ang kita ng organization. Kasi hindi lang naman madaling magbenta eh. Gagastos ka din dyan, di ba? May ano din yan. Hindi lang naman mabili magdali ng reseller. Hindi lang naman kami tindahan sa palengke, di ba? Kasi yung handling, gatas eh. May mga aspeto yan. Food safety. Hindi lang ganun-ganun ba? So we really have to select saan yung mga outlets papasok ang mga produkto ng Magco. Okay? So, like I said, ako, my role is marketing for the cooperativa as well as I have my own product. Pero really, most of it, when the time comes, hopefully before the Christmas, available na yan sa Milka Cream, which is malaki na yun. Marami na maano yun, the community. Alam mo naman, ang Milka Cream, hindi lang naman mga estudyante at faculty dyan sa UPLB, umaabot yan sa ano. So yun, para sa amin, malaking bagay na yun. Sa Magco, for Magco, malaking bagay yon. Milka Cream, tapos magkaka-dairy box pa sa labas ng UPLB. So, yun lang. Ayan. So, on that note, medyo kinapusa tayo ng oras. Napakayaman po ng ating kwentuhan, no? With Sir Vic Solis at si Sir Richard Cavosora ng Magdalena Agriculture Cooperative. Hopefully, after pandemic ay mabisita naman po namin kayo, yung mga farmers natin dyan sa Magdalena, at pag-usapan natin siguro after pandemic, kamusta na ang
production. Kamusta na ating mga farmers dyan po sa bahay ng Magdalena? On that note, marami pong salamat sa pagpapaunlak po sa aming panayam. Thank you po. Maraming salamat. Thank you, RJ. Okay po. Ayan, nakasama po natin sa ating po programa ngayong araw na to, August 23, ang mga farmers po, no, dito po sa bayan ng Magdalena. Nakaka-refresh yung ganitong klase mga successful stories para sa ating mga magsasaka, no, sa gitna ng pandemya ay merong ipinanganak na business enterprise na, of course, syempre ang layo nito ay kumita ng pera, pero ang maganda dito ay nakatutulong sa community, lalo na po sa ating mga magsasaka. Siguro po ang babaunin ko sa episode na to, nakita po natin na in order for us to be successful as a community, para maging matagumpay ang mga ginagawa ng isang community, ay ito'y dapat pinagtutulungan ng bawat isa. No po, no man is an island, kumbaga. At nakita po natin dito yung business sector. Ayan, katulad ni Sir Richard ay isang entrepreneur, no, marketing. Tapos yung ating mga magsasaka, mga sa production, pagpo-produce ng mga quality grade na mga produkto. At syempre, the part of the government to assist, no, to provide technology and assistance. At panagsama-sama yan, ay talagang sigurado yung mga proyekto ay magiging matagumpay. Ika nga ay hashtag sana all yung ganito mga stories na atin pong natatampok at napapakinggan at nahahighlight sa atin pong mga partnership with the government, with the LGU, with the NGOs, at syempre sa atin pong mga halimbawa dito yung atin pong mga farmers. Ang oras po natin ay wala na pala akong oras, no po, pero iniimbitahan po namin kayo na patuloy na tumutok sa ating pong programa. Pwede po kayong mag-email, no po, ang ating email ay dsl@devcom.edu o edu.ph. Pero pwede niyo po kami i-message na lang po sa Facebook page natin sa Dito sa Laguna. Kung meron po kayong nais i-feature, halimbawa may tanong din po kayo sa ating mga guests, ay pwede rin po natin yan ibahagi. Of course, i-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel, no po. Pinapalaki rin po natin yung network natin doon at nandun po yung mga nakaraang episodes natin. Of course, we are also in Twitter and Instagram. So, ayan po yung mga social media accounts po natin para po sa ating pong programa. At syempre, kung meron po kayong mga additional questions, pwede rin kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa comment section. I-check po namin yan. At hopefully next Monday ay magbabalik po ang ating guest, no? Ang ating host na si Sir Gen Agarma at ang kanyang nanay ata ay nanonood mula pa sa Lawag City, si Ma'am Nena Garma de la Cruz. Tama ba ako? O kamag-anak to ni Sir Gen ay nanonood po mula po sa Lawag, layo nun, ha, sa Northern Luzon pa. So sa lahat po ng tumutok sa ating programa at tututok pa sa cable, ay maraming salamat po sa pagsama po sa amin, no, sa mga pakikinig at pakikialam sa magandang kwento, masayang karanasan at makabuluhang usapan sa ating pong programa. Kaya po sa ngalan po ni Gen ay na nagpapakadalubhasa ngayon sa Seminar on Teaching, ako po si RJ at ito ang Dito sa Laguna. Ating kwento, magkulay na karanasan.